Nabanggit niyo po kanina, GM June, sa ating interview dun sa Network Briefing News na meron pansamantalang suspension itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Can you expound on this again para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? That is true, Secretary Martin. As a matter of strategy, as the executive director ng ating BP2 Council, sabi ko sa ating council na these are all already in one basket. So nandito ngayon sa Metro Manila lahat. The Balik Probinsya Bagong Pag-asa, residents of Metro Manila, nandito sa Maynila. The OFWs that have landed several days ago, nandito sa Maynila. The students that have been stranded, nasa Maynila. Yung construction worker, nasa Maynila. So sabi namin, well, as a matter of urgency and importance, mas malaki ang importansya for the halong kasi ito yung mga tao na walang bahay at saka walang enough capacity to finance their stay here in Metro Manila. Whereas, the Balik Probinsya, may sariling bahay. Either rented houses or owned houses dito sa Maynila. So, since nag-mix up na ang ating population, I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way, unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And these are the OFWs, the construction workers, ating mga turista and estudyante. So that is the arrangement right now, Secretary Martin. But then again, pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, and at the same time, meron ng available transport. They can go back provinces by themselves, but the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice.